Sapagkat po, totoo po ito, ito yung magaganap at yan ang sarubuyang magaganap. Kung tayo po ay nanonood bilang isang Kristiyano, tayo po, kahit ano nang gawin natin, wala po tayong attitude ng gumanti, kundi ang Diyos na siyang gaganti. Sapagkat po tayo, ang kamatayan po sa atin ay papakinabangan po. Natandaan po natin yun. Kaya nandun po yung lakas natin. Kaya po yun ang nangyayari. Kaya nung nakita ko po yun, ang hinihiling lang po ng lugar na yun, dito sa Pilipinas po yun, na tayo mga Kristiyano, nandungkol siya natin para magpangalanin po yung mga persecuted na Kristiyano. Mga kapatid po natin yun. At tinitingnan po ng Diyos ang bawat puso natin kung tayo po ay nakikita natin yung mga nagaganap, lalo na pagdating po sa mga kapatid natin Kristiyano, kung ano ba ang respect ng ating puso. Ang panalangin po ang naging bagay po yun. So, nandiyan po tayo sa halo po yan, sa critical na condition ng ating buhay, mananampalataya, Christian po ang persecuted sa buong mundo. So, tayo po yun ang pinakamapalad na nilalang sapagkat nasa atin si Jesus. Kaya tayo persecuted. Amen? So, tapos na po ang mga bagay na yun. Inaantay na lang po natin ang pambabalik ng Panginoon. Dahil yun ang ating pag-asa. Amen? So doon nakakita ko po nung sa Panginoon, ito po yung word na pinagkalog niya, yung Romans 12:1-2, katulad po kanina nung binasa doon sa opening prayer. So ito talaga yung nararapat ng Diyos, naghahanap siya ng tunay na mananampalataya. Pag tayo po yung tunay na tumasamba sa Kanya, whatsoever man ang magaganap, maligaya po tayo, may kapayapaan tayo, may kalakasan po tayo. Amen? So yun po ang hinahanap ng Panginoon sa bawat buhay natin, ang tunay na sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Ito po yung sinasabi, kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhid sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayo sa tapo ng mundong ito, mag-iba kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakakalugod sa Kanya at talagang ganap. Ito po yung inaano ng Panginoon sa atin at ito po tandaan po natin. Ang Diyos po, pag tayo humakbang nang nararapat, siya na po yung putuloy doon sa hakbang natin. Sikapin lang po natin na sa bagay na yun na tayo yung naroon na hindi kalugod-lugod, hakbang lang po natin ang paa. At ang Diyos na po ang sasama sa atin. Hindi po mahirap, tatandaan po natin yon. Sa panahon po ngayon, yung po yung hinihingi po ng Panginoon sa atin. Amen? Wala po imposible sa Kanya. Lahat po posible. Tandaan po natin yun. Yung mga salitang pangako niya, yun lang po panghawakan natin. At tayo lalakad ng ayon sa kanyang kalooban. Amen po. So yun po yun, ang salita ng Panginoon na kailangan po sa ating puso sa panahon ngayon. Amen? So, glory to God at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon namin ang Diyos, kumabanal na mga pangyarihan sa lahat. Marami pong salamat muli sa pagkakataong ipinagkaloob mo sa opportunity na ito, God. Salamat at aming buhay na ito, Panginoon, ay patuloy mo pong in-extend upang dakilang Diyos. Ang layunin mo sa bawat isa ay maganap, Panginoon. Lord, salamat sa pagmulat mo ng aming mga mata, Panginoon, sa mundo ito. Na pinakikita mo, Panginoon, ang kaibahan na nasa sayo at sa mundo ito. Salamat sa kaalamat karunungan na pinakahaloob mo sa bawat sa amin. Salamat sa aming Panginoong paningin na nakatuon sa iyong Panginoon sa nais mo, God. At salamat sa pagpapalang yung aming pong natanggap mula sa iyo. Patuloy kayo, Panginoon, na sumama sa amin, sa aming paglakad. Lord, napakahirap po kung kayo wala sa amin. At salamat, Panginoon, sa iyong banal na presensya. Sa pinagkalumusap yung Espiritu na kasama namin sa bawat oras, na siya pong nagbibigay sa amin ng direksyon, ng gabay, at nagtuturo ng katotohanan. Salamat sa mga pagpapalang itong God na aming pong natatamo mula sa iyo, God. Lord, tunay nga
na wala kayong katulad. Nag-iisang Diyos kayo na makapangyarihan na aming pong nakilala. At ikaw po, Panginoon, ang nakababatid ng aming mga buhay. At patuloy, Panginoon, na mag-direct ng aming mga buhay tungo sa nais mo, dakilang Diyos. Salamat sa mga pagpapala aming pong natatamo. Ito mang po ay mga material na bagay na pangangailangan ng aming mga katawan o ang higit sa lahat, Panginoon, ang spiritual na buhay na nais mo sa bawat sa amin. Salamat sa pag-ibig mo na patuloy na aming naranasan. Salamat sa paggabi at patnubay mo. Salamat sa mga salita niyong buhay, Panginoon, na patuloy namin naririnig na bibigay ng kalakasan ng aming buhay at pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpukal ng kalukuban na sa amin na nagbabahagi, Panginoon, sa aming mga kapatid na kilang Diyos. Maging doon sa mga tao na wala pang relasyon kayo, na yung layunin, Panginoon, na ibahagi yung salita. Sapagkat, Lord, tunay nga na kailangan namin, Panginoon, maging ang mundo ito na maraming nagaganap na kilang Diyos. Ngunit, Lord, ang kapanatagan, ang kapayapaan, ang galakan na sa aming pusong daladala ay siya po nagpapatibay, nagbibigay ng kalakasan sa bawat sa amin. Lord, huwag mo pong hayaan ng lahat ng ito'y maagaw ng kaaway. Sapagkat, Lord, tunay nga na ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan na patuloy na sumasa amin at sumasa lahat. Salamat sa buhay na salita niyo na siya po nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan. Salamat sa mga pagpapalang ito, Panginoon, namin natatamo mula sa iyo. At patuloy namin, Panginoong, pupurihin ka, dadakilain, Panginoon, itataas sa aming mga buhay, papupurihan habang kaming nabubuhay. At inaantay po namin, Panginoon, ang muli mong pagdarating. Nasa ayos po ang aming mga buhay, Lord, dadarating mo, na kami po ay kasi yung gawain. Na patuloy, Panginoon, na uuhaw sa iyo, Lord. Napatuloy kayo po, Panginoon, ang aming inaasama sa buwan. Salamat, Dakilang Diyos, dahil ang lahat ng bagay ay pinauunaw ayo sa amin upang kami maging aware sa lahat na nagaganap, Panginoon, sa mundo ito. Salamat sa iyong kapangyarihan. Salamat, Panginoon, sa relasyon na pinagkaloob mo, Panginoon. Salamat sa lahat ng ito, God. Salamat sa pag-ibig mo. Hallelujah. Ilang po na sa ating mga kamay. May the God of peace who brought up our Lord Jesus Christ from the dead, that the great shepherd of the sheep, through this blood of the everlasting covenant, make you complete in every good work to do His will, working in you that is with blessing in sight through Jesus Christ, to whom we glory forever and ever. Amen. Amen. God bless you. Hallelujah. Thank you, Lord.